Mga kabayan, ikaw ba ay illegitimate child or adopted child, or ikaw ba ay legitimate or illegitimate or legitimated child? Alamin po natin ngayong araw na to, anong kaibahan nitong apat na ito. But before we proceed po, like, share, pa subscribe at nasa 947 na po tayo na subscribers. Konti na lang po, maabot na natin yung 1,000. So please, share and ask your friends to like and subscribe itong ating channel para po mas marami tayong maabot na ating mga kaibigan, mga kababayan. Sige, pag-usapan po natin ito para po mas madali natin maintindihan ang konsepto nitong legitimate, legitimated, adopted, at saka illegitimate. Gumawa po tayo ng konting kwento or scenario. Example po natin, kung meron man pong nakapangalan, hindi po sinasadya, no? Nagkataon lang. Fictional po itong mga characters na babanggitin natin dito for purposes lang po ng discussion natin. Halimbawa po, si Pedro at si Maria, sila yung magulang ni Junior at ni Nene. Tingnan po natin. Kunwari po, si Pedro at si Maria nagkakilala noong January 1, 2015. Naging mag-boyfriend sila, mag-girlfriend. Pagkatapos, noong sila ay mag-boyfriend, nabuntis ni Pedro si Maria. Kailan? Nag-conceive si Maria noong January 1, 2016. Kaya nakalagay po, conception is January 1, 2016. At pagkalipas ng 7 na buwan, ipinanganak ni Maria si Junior, September 30, 2016. Anak ni Pedro kay Maria, si Junior, September 30, 2016 ng birthday. Noong panahon na ipinanganak, ipinagbuntis ni Maria si Junior, hindi pa sila kinakasal. Bakit? Dito sa kwento natin, ikinasal sila December 25, 2018. Tuloy natin ang kwento. Nung sila'y mag-asawa na, nagbuntis muli si Maria, anak ni Pedro ulit, ang pangalan ay si Nene. Pinanganak si Nene November 1, 2019. So sana po nasusundan pa ninyo, no? Si Pedro si Maria nagkaroon ng anak, si Junior, ipinagbuntis at ipinanganak bago sila makasal, si Nene, pinanganak, nung sila ay mag-asawa na. Now, ano ang estado sa buhay ni Junior? Si Junior po, dahil ipinanganak, out of wedlock, siya ay tinatawag na illegitimate child. Out of wedlock, sa labas ng kasal, illegitimate child. So, ito naman pong si Nene, ano ang estado niya sa pagiging anak nila niya ni Pedro at ni Maria? Si Nene po ay legitimate child. Teka, pareho lang naman ng magulang si Pedro at si Maria. Bakit magkaiba ng estado? Kasi mahalaga po yung kung kailan ipinanganak, kailan ipinanganak yung bata. Dito po sa pangyayaring ito, ipinanganak si Junior before marriage, kaya po siya ay legitimate child. Si Nene ay ipinanganak after marriage, kaya po siya ay legitimate child. Now, ano po ang pwedeng gawin ni Junior upang maitaas yung estado niya sa pagiging katapat ng legitimate child? So tatanungin po natin, ito bang si Junior nung ipinagbuntis ni Maria noong January 1, 2016, si Pedro ba at si Maria ay walang legal impediment to marry each other? Na-discuss po natin before. Ano po yung mga legal impediment to marry each other? Si Pedro ba ay binata? Si Maria ba ay dalaga? Kung si Pedro ay binata, si Maria ay dalaga, walang legal impediment to marry, sa makatwid, pwedeng maging legitimated si Junior pagdating na makasal si Pedro at si Maria. Ulitin po natin, illegitimate child si Junior kasi pinanganak out of wedlock. But because at that time na siya ay pinagbuntis at siya ay pinanganak, ang kanyang mga magulang na si Pedro at si Maria ay walang legal impediment to marry each other. Sa makatuwid, nung makasal si Pedro at si Maria noong December 25, 2018, si Junior na dating illegitimate child ay pwedeng maging legitimated child. Hindi po siya magiging legitimate, pero ang tawag sa kanya, legitimated child.
At yung pong antas o estado ng legitimated child at saka ng legitimate child ay pareho na. Now, ano po naman po itong adopted child? Kung halimbawa po, si Pedro at si Maria eh merong legal impediment. Meron. Sabihin natin si Pedro kunwari po ay merong existing valid marriage kay Petra. Noong ipinagbuntis ni Maria at ipinanak ni Maria si Junior noong hindi pa sila kinakasal kasi nga meron pang existing valid marriage si Pedro. So merong legal impediment to marry si Pedro at si Maria noong ipinagbuntis at ipinanganak si Junior. So hindi na po pwedeng maging legitimated si Junior. Hindi na pwedeng from illegitimate magiging legitimated. Bakit? Ang requirement po ng batas, kailangan at the time of conception, walang legal impediment to marry yung mga magulang ni Junior. So ano ang pwedeng gawin ni Junior? Hindi ang pwede niyang gawin is i-request niya si Pedro o kaya si Maria na i-adopt siya. Pagka siya ay na-adopt na, nagkaroon na ng papeles, dumaan sa process of adoption, si Junior ay magiging adopted natural child na ni Pedro at ni Maria, in which case, yung kanyang estado bilang illegitimate ay magiging adopted natural child at yung adopted ay kasing antas na ng estado ng legitimate at legitimated child. Mahalaga po ba ito? Kasi po, tandaan po ninyo, ang share po, lalo na kung merong mamanahin na property, either from Pedro or kay Maria, ang share po ng isang illegitimate child, karaniwan po ay 50% lang or one half ng share ng isang legitimate child or isang legitimated child or isang adopted child. Kung minsan po itong 50% or one half, mas bumababa pa. Depende kung gaano karami yung mag-aate. But generally, dyan po magsisimula. Pwede po yan maging one-third na lang eventually. So if you are an illegitimate child, ano ang pwede po ninyong gawin? Either, tingnan mo, meron bang chance na ikaw ay maging legitimated? Kung wala, tingnan mo, baka pwede kang maging adopted child. So sana po ay may natutunan tayo sa discussion natin ito. Ito po ulit ang inyong kaibigan nagsasabi. Kung meron pang katanungan na gusto mong malaman ng kasagutan, edi pag-aralan natin. Salamat po.